Hello po. Ngayon po, i-share ko lang po sa inyo yung payroll system namin sa company. So, first, punta muna tayo sa daily time record. So, dito, lahat ng mga empleyado magta-time in and time out. So, kung nakita niyo dito, lahat sila ngayon nag-time in. Then, dito, kung papansin po dito, may time in, lunch out, lunch back, time out. So, ayun lang po yung inload namin mga data. Then, dito, may date adjustment tayo para sa mga night shift employee, since kunwari nag-time in sila kahapon tapos kinabukasan sila nag-time out, pwede nila i-adjust yung leave nila. Then dito mag-time in, example lang po, time in, then kunin ko muna yung ano ko muna yung aking account number. Ayan yan, time in tayo, tapos ayun siya. Kung napansin niyo po, nakapag-time in ako, then pwede natin siya i-check. Automatic na yan, makocompute na yung salary natin. Wala tayong pipindutin. Just click lang po yung payslip, no? Generate payslip, automatic na yon. Alam na po ng system kung ano yung salary ng empleyado. So, check natin. Dito po siya mapapansin. Ito po kasi yung lahat ng competition ng data. So, lahat po to, ano, dynamic. Pwede natin to i-change. Kung ano, tuturo ko po yan kung paano ito i-change yan. Yan, yan. Automatic yan. Dito kukuha si system ng mga data kung OT basics, no, basic and DOT. So check natin muna yung time in ko. Time in kung para makita niyo po yung kung nag-time in talaga. So ayan siya, nakapag-time in siya, then current salary, ayan. Then makita dito kung ano, since regular day nga lang siya, alam na ng system 'yan kung holiday or rest day, automatic yan. So tingin tayo sa mga actual data namin sa system. So, yan. Puna tayo dito. Example ko lang po muna to si Miss Angel. Then, puna tayo sa ano, daily time. Kung napapansin niyo po dito, eto na siya. Then, ito po ngayong araw po kasi, te. Kaya hindi to, wala pa siyang computation. Mamaya po ito makukuha ng system once na nakapag-time out na siya. Then, dito, napapansin niyo, basic hour pa rin to, regular. Then, dito, automatic. Ayan, na-compute niya na yung overtime, salary, then hours rendered, and kung ano hours time out. Then dito, maghanap tayo ng ano, kung ano mayroon talaga. So, napansin niyo po dito, rest day, automatic na, alam ng system natin na rest day to, kasi Sunday po to, itong 6th Sunday, alam na po niya na ano. Then yung competition niyan is different, then alam na rin ng system yan. Ganoon din po yun kapag may holiday, or ano, special holiday, computed na yan. So, testing po natin kung ano po magiging itsura ng daily time. So, allowed ko na po itong ano, yung deduction. Hanap po tayo ng data. Dito naman po tayo. Kasi ano eh, paid na kasi siya, paid, then export. So, ganito po yung magiging itsura ng daily time natin. Ayan. So, ito siya. Kung mapapansin niyo po, may remaining balance siya kasi may mga cash advance po tayong dito sa system. Then, nakuha na po dito yung OT. Then, ito na po yun. Ito yung per day. May regular holiday po dito tapos may rest day din. So, ayan po siya lahat. Then, numbers. Days of work. Nakuha na rin. Then, kung ano yung position niya. Then, ayan po yung ano niya, net income. Then, punta po tayo sa ano, sa payslip. Dito tayo sa HRM, meron tayong tinatawag ditong time adjustment, kung napapansin niyo po dito. Dito, time adjustment, once na kunwari, eto si employee is mali yung ano niya, since ito paid kasi wala na eh. Punta tayo sa mga unpaid para makita natin yung ano, today, ay hindi, this month. So, punta tayo, kunwari dito, napansin niyo dito, eh, ba't bawas yung sahod ko? So, mali yung time in ko. Maaga ako nagpumasok. Hindi lang nakapag-time in. Nakalimutan. So, mayroon tayong ano, adjustment dito. Dito siya mag-a-adjust ng time. Tapos yung reason, automatic na yan. Dito, i-approve ng admin or yung head. Kung sino pong yung naka-anod doon. Then, sa holidays din, siyempre, kailangan i-list natin lahat ng days, date ng mga holiday. Para automatic, once na nag-time in si employee, holiday yung mapunta dito. Then, shift schedule, kapag gusto ni employee magbago ng oras, kunwari, ito kasi yun, papakita ko muna sa inyo, yung ating, ano, employee, shift schedule, may schedule, ito.
kung napansin nyo, ganito siya. So, 9 hours, kailangan 9 hours siya. Then, kunwari, gusto mo pumasok ng 7 a.m. Then, dito, basta gawin mo itong 9 hours, automatic yun. Tapos, reason mo, automatic dito, i-approve na ng admin yung ano, kung valid ba yung reason nyo. Then, yung overtime din, kung ganun, kung may overtime dito, hanap tayo na may overtime. Walang overtime eh. Ito lang kasi 21 minutes eh. So pag may overtime dyan, ganun din. Tapos reason, automatic, ma-approve dyan dito. Then automatic yan, auto payment, magkakaroon dyan. Since hindi naman tayo nag-night differential, wala naman, hindi naman kami pang gabi or pang ano, inaabot ng madaling araw, wala kami dyan. Laging zero yan. Pero once na meron yan, meron kaming pasok, umabot kami ng ano, 10 p.m. ng gabi, automatic yan, magkakaroon siya ng night differential OT. So, OT na yun kasi hindi naman kami ano eh, and night differential talaga. Then, dito tayo sa payslip. Bago pala sa payslip, dito tayo sa cash advance. So, may cash advance tayo dito, then meron siyang pinipirmahan dito. Kunwari, magbabayad. Hanapin natin dito si Miss Angel. Kung napansin niyo po dito, hanap tayo. Ito, kay Miss Angel. Kung napansin niyo kay Miss Angel, meron siyang utang na 8,000. Then, nagbayad siya ng 2,000. Then, punta tayo dito. May utang pa siyang 6,000. But, meron pa siyang utang dito. So, yung mga utang niya, ayan. Ilan ba yung total utang niya? Meron pa siya dito 5,000, 6,000, bali 13,000. So, kaya lumabas dun sa ano, remaining balance is 13,000. So, punta na tayo sa payslip. Payslip. So, ito na yung payslip. Check natin kung totoo talaga yung accurate yung remaining balance. Ayan, government deduction. Balik tayo sa dati. Ito lang kasi yung ano kay, yung example ko. Ito yung magandang date. Numbers of days of work dito. 12 days po yun. Then, ito kasi yung payslip. Yung isa kanina, pinakita ko yung daily time yun. Yung per day, yung competition. Ito naman, ibang competition dito. Reverse competition. Kaya, iba yung itsura ng magiging payslip. So, ganito yung magiging payslip natin dito. So, employer credit, ito pa yung utang nila. Then, mapapansin po dito, may absence siya. Since, hindi natin makuha yung date kung kailan siya absence. At least, nakuha pa rin natin yung total amount kung magkano yung absence niya. Kaya, nabawas siya. So, ito po yung magiging net income niya. Then, may remaining balance siya ng 13,000. Gross, ayan, may holiday, rest day. Siyempre, accurate pa rin po yan. So, paano po masabi na accurate yan sa lahat? So, check natin kung accurate na talaga siya. Balik tayo sa daily time ni Miss Angel. Ayan, Miss Angel, daily time. Then, punta tayo dito. Dito, page eh. So, tignan natin kung accurate nga ba yung etong net income niya sa competition ng per day. So, kung napansin nyo, accurate siya. So, walang nagbago. Ganun pa rin. So, tama yung mga competition. Walang labis, kulang-kulang. So, simple lang. Basta, ganito lang gagawin nyo. Click lang tayo. Print hanggang matapos. Kung may deduction or wala, print. So, ngayon, nag-iisip po ako, dadagdagan na namin to ng 13-month pay. Dito ang magdadagdag. So, ayun yung next ano namin dito. Improvement, 13-month pay. Then, yung leave. So, dito umalapas, dito yung leave. Ito pa lang yung nagagawa ko lahat. So, holiday, kung mayroon pa man dyan. Ayan yun. Ship. So, wala naman ko tayong i-approve. Kaya, ganyan yan. So, thank you po sa panonood. Sana nagustuhan niyo po itong konting demo namin sa payslip.